Sa pang-ekonomiya naman, naitala nitong Hulyo ang pinakamataas na inflation sa bansa ngayong taon dahil sa kuryente at gasolina. Pero bababa rin daw ang presyo ng mga produkto ngayong buwan. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Bumilis ang pagmahal ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa Pilipinas noong nakaraang buwan. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, pumalo sa 4.4% ang inflation sa bansa nitong Hulyo. Bagamat mas mababa sa 4.7% inflation noong July 2023, ito naman ang pinakamataas sa inflation sa buong 2024. Ayon sa PSA, pinaka-nakaapekto sa inflation ang mabilis na pagtaas ng presyo ng utilities, kabilang ang kuryente at gasolina. We expected that kasi nag-adjust yung Meralco rates, di ba? Nung July. So talagang doon tayo may malaki ang contribution sa inflation. Kaya si Gladys dumidiskarte para makatipid sa kuryente, lalo't umabot sa halos 6,000 piso ang bill nila noong isang buwan. Tatlong refrigerator ang ginagamit nila araw-araw dahil sa sari-sari store. Medyo lumamig-lamig naman, mas madalas tayo ngayong maulan, so kaya ganun, pinapatay na lang muna aircon para medyo makatipid-tipid muna kahit konti. Nakaapekto rin sa inflation ang presyo ng pagkain at inumin. Ang bigas, nasa 11 hanggang 20 centavos lang ang ibinaba ng presyo noong isang buwan kumpara noong Hunyo. Inaasahan namang bababa ang presyo ng bigas ngayong buwan. Yung reduction sa tariff ay magsisimula ng bumaba. So may posible na substantial yung i-reduce sa presyo ng bigas itong August. Bagay na sinegundahan ng Department of Agriculture. Mula nang binabaan ang taripa, hindi bababa sa 101,000 metric tons ng imported rice ang dumating sa bansa. Posible namang tumaas ang presyo ng gulay ngayong buwan, kasunod ng pananalasa ng habagat at superbagyong Karina. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, gumagawa na ng mga hakbang ang gobyerno para masiguro ang food security sa bansa sa gitna ng mataas na inflation at mga bagyo at ulang dala ng La Niña na posibleng magsimula ngayong buwan. Kabilang dyan ang Rice for All program kung saan makabibili ang publiko ng 45 pesos na kada kilong well-milled rice sa piling kadiwa sites. Kalahating bilyong piso rin ang nakahandang subsidiya sa mga magsasaka sa gitna ng tumataas na presyo ng gasolina. Si Finance Secretary Ralph Recto naniniwalang pansamantala lang ang mataas sa inflation. Tiwala siyang hindi natataas ang inflation simula Agosto at makakamit ang target dahil sa mga aksyon ng gobyerno kabilang ang pinababang taripa. Makakatulong din daw ang POGO ban sa pagbaba ng renta ng mga bahay o opisina. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.